Nagpalit na ako ng pabango, binabahin ka pa rin? Ano bang ilong meron ka? Tanong ni Gavin pagkaupo niya sa hapagkainan. Tiningnan ko naman ito ng masama. Hindi na siguro tungkol sa pabango, kundi sa presensya mo. Kilala ka ng ilong ko dahil marami na... Pinutol ko kaagad ang aking sasabihin. Ayaw na pala niyang maalalang nakaraan. Kasasabi niya lang kagabi, huwag ko nang ibalik o mabanggit ang nakaraan. Mabuti na nakapagpreno ang bibig ko. Walang ganang sabi niya at saka binuklat ang dyaryo. Inirapan ko ito. Malakas ang loob ko dahil hindi siya nakatingin. Bakit ka pala nagpalit ng pabango? Tanong ko habang nilalagyan ang pagkain ng plato niya. Ayoko nang gamitin dahil konektado sa nakaraan. Gusto kong putulin lahat na nakapagpapaalala. Tinupin nito ang dyaryo at saka nilapag sa mesa. Gusto ko sanang tuktukan ang uno nito pero baka mahuli niya ako. Noong 21st birthday ko, nariliguluhan ko siya ng pabango. Simula noon, yun ang ginagamit niya. Kapag nauubos, magpapabili siya sa akin pero ilang taon na rin ang lumipas. Hindi na siya nagpapabili. Nalungkot ako dahil kinakalimutan niya nga niyan lahat pero may bukod tayong hindi niya kayang kalimutan. Bakit ganito ang pagkain ang nilagay mo sa plato ko? Naiinis na saan nito? Alisin mo at palitan ng bagong plato. Nagmamadaling utos niya. Pumunta ako sa kusina para kumuha ng plato. Nilagyan ko kasi ng hotdog, egg at bacon na hindi niya gustuhan. Pagbalik ko, nilapag ko sa mesa ang plato. Nilagyan ang kanin sa kabinuburan ng gatas at asukal. Tahimik lang siya habang pinapanood ang ginagawa ko. Kumain ka na. Supladong anito at saka nilantakan ng pagkain na sa plato niya. Palihim ako napangiti dahil elementary pa lang kami. Yun ang madalas niyang hinihingi. Kahit sa merienda, mas gusto niyang kainin ng ganon. Si Gavin mismo nagpatahim sa akin at nagustuhan ko naman ang lasa. Bakit nakagaya ka sa kinakain ko? Tanong ko at nakatingin sa plato ko. Naubusan na kasi ng ketchup, mamaya pa ako mag-grocery. Sagot ko sa tanong niya. Damihan mo ng stock. Alam mo, hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi nakakain ng weird na pagkain. Napapailing na wika nito. Ikaw din naman na. Mabilis kong saan. Katulad ko, hindi rin kumpleto ang araw niya kapag hindi nakain ng gusto. Pagkatapos namin mag-agahan, binigay ko sa kanyang baon niya. Kahit alam kong hindi niya kakainin, pinagbaunan ko pa rin siya. Bakit dalawang box ang baon mo? Nagpapataba ka ba? Nakakunot ang noon niyang tanong. Para sa ko, teacher ko itong isa. Nakangiti kong sagot. Nakikita ko na magiging reaksyon ni Eloy mamaya. Pagtingin ko kay Gavin, nagkibit-balikat lamang ito. Kinuha kong baon niya, saka umalis na. Kahit kailan, hindi niya ako sinasabay sa pagpasok sa trabaho. Hindi nga ako sigurado kung alam niya kung ang school na pinagtatrabahuhan ko. Good morning, Ma'am Bella. Bati sa akin ni Eloy. Nagkasalubong kaming dalawa sa hallway. Good morning din sa iyo, Sir Eloy. Bati ko rin. Nilabas ko sa paper bag ang ginawa kong bento box. Ito na yung promise ko sa iyo, ani ko. Nilahad ko sa palad niya. Wow, hindi ka nga nagbibiro. Salamat dito, Teacher Bella. Biro niya sa akin. Utang yan, Teacher Eloy. Hindi ako nagbabayad ng salamat. Biro ko rin. Natawa kaming pareho. Mabuti na lang konti pa mang estudyante. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nakakalimot sa utang. Parang tataba mang alaga ko sa tiyan. Napahawak pa siya sa tiyan nito. Napasuntok naman ako ng mahina sa nakahawak niyang tiyan. Sige na, magkita na lang tayo sa lunch. Paalam ko sa kanya. Tumalikod na ako at ganun din siya pero napalingon ulit ako. Eloy! Tawag ko sa pangalan niya. Napalingon naman agad ito. Nagbibiro lang ako. Wala kang utang sa akin. Ngumiti ako sa kanya at saka tumalikod na. Isa si Eloy sa taong nagpapangiti sa akin. Sa tuwing nalulungkot ako kaya paraan ko na rin to para pasalamatan siya. Nasa rag grocery store ako. Namimili ng stocks para sa bahay. After ng class ko, dumiretso na agad ako rito. Beshi? Patanong na tawag nito. Napalingon ako sa bandang kanan at laking gulat ko na makita ang aking best friend. Sabi ko na nga ba, ikaw yan? Sabi ni Carmela pagkalapit niya. Grabe, namiss kita, Beshi. Wika ko pa sabay yakap sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko pagkatapos namin magyakapan. Namimili na makakain. Actually, nandito na rin sina Gemma at Danica. Teka, sana ba yung dalawa? Iginala niya ang paningin nito kaya pati ako napa-ilap din. Gemma, Danica! Napalakas sa tawag ni Carmela sa dalawa. Nang mapatingin sila sa pwesto namin, kinawayan ko sila. Nagkatingin na naman ang dalawa at agad silang nagtungo sa kinaroroonan namin. Namiss ko kayo, sabi ko at masuyong niyakap ang dalawa. Nung kasal ko pa sila huling nakita. Hindi kami madalas magkita-kita dahil busy sa trabaho at iba pa. Namiss ka rin namin, Beshi. Weekend bukas, kaya naisipan namin mag-sleepover sa kondo ni Carmela.
Sama ka. Matagal na rin nating hindi ginagawa. Pamimilit sa akin ni Gemma, pati ang dalawa nakisali na rin. Hindi ako pwede mga beshi. Alam niyo naman kung anong dahilan ko eh. Nahihiya akong wika. Gusto ko naman silang pagbigyan pero iniisip ko kung anong pwedeng gawin sa akin ni Gavin kapag hindi ako umuwi. Well, dahil ba sa fake husband mo, wala naman pa kailam yun sa'yo eh. Kahit di ka umuwi, hindi ka niya hahanapin. Matari na sabi ni Danica. Ganito na lang. Kumain na lang tayo. Tapos, sa favorite nating restaurant, masiglang sambit ko. Kahit hindi ako makakasama sa sleepover nila, makakasama ko naman sila sa palagi naming kinakainan noong college pa kami. Last na ginawa namin na mag-sleepover after graduation. Napakatagal na rin pala. Pagkatapos namin mamili, umalis na kami. Pagdating namin sa restaurant, walang halos nagbago. Glass pa rin ang wall kaya kitang-kita sa labas at loob. Naglalakihan din ang mga chandelier na kasabit sa kisame. Ang mga ilaw ay light lang, hindi masakit sa mata. Tapos ay nilagyan ng mga scented candles sa bawat mesa. Classic music ang pinapatugtog. Inakupuhan namin kung saan kami madalas umupo noon. Ganun pa rin ang menu nila. Puro finger foods ang siniserve. Tanging mga waiter lamang ang nagbago. Karamihan sa kanila bagong mukha kaya hindi sila familiar sa amin. Bakit maitim ang gilid ng mata mo? Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Tanong ni Carmela habang nilalanta ka ng sausage rolls. Tulad ng dati, puro finger foods pa rin ang in-order namin. Halatang stress ka rin. Pinapahirapan ka ba ng fake mong asawa? Tanong din ni Gemma. Sinusuri nito ang buo kong mukha. Huwag nyo na siyang tanungin dahil hindi naman siya sasagot. Tama naman ako, hindi ba? Nakataas ang kilid na tanong ni Danica. Nagtanong ka rin, beshi. Natatawang sabi ko. Okay lang ako. Buhay pa, tumihinga. Biro ko sa kanila. Nagkibit-balikat lang sila at saka tinunong ang atensyon sa pagkain. Kapag may pagkain na sa harapan nila, mapapatigil ang mga ito sa kakadada. Pagdating ko sa bahay, dumiretso ko sa kusina para ayusin ang pinamili. Napatingin ako sa trash can na makita ang pagkain tinapon. Napahawak ako sa island counter para doon kumuha ng lakas. Tinapon lang yan pagkain pinabaon ko sa kanya. Sana binaligay na lang niya sa mga nagugutom kaysa itatapon lang. Nakarinig ako ng kalabog mula sa itaas, kaya tinignan ko ito. Nakabukas ng kaunti ang pinto sa kwarto ni Gavin. Gavin, nariyan ka ba? Tanong ko habang pumapasok ako. Unang beses akong makapasok sa kwarto niya. Gavin! Sigaw ko sa pangalan niya na makita ko ito sa kama. Namumula ang mukha at halos hindi na makahinga. Pati sa ibang parte ng katawan nito ay may mga rashes. Saan nakalagay ang gamot mo? Natatarantang tanong ko. Nahihirapan naman niyang itinuro. Agad kong kinuha ang gamot at pinainom sa kanya. Nang mahimasmasan ka na siya, pinatigtigan ko ito. Ano bang kinain mo at tumatake ang allergy mo? Mahina akong tanong. Kinain ko yung dala ng sekretary ako. Hindi ko alam na may halo palang nuts. Sabi niya na nahihirapang magsalita. Kaya nga kita pinababaunan dahil di ako sigurado sa mga kinakain mo. Hindi ko alam kung bakit gustong-gusto mo na kinakain ang pinapakain sa'yo ng sekretary mo. Kesa pagkain na pinapabaan ko na tinatapon mo lang naman. Malumanay na saad ko. Hinihingi ko ba ang opinion mo? Bakit? Sinabi ko ba sa'yo na pagbaunan mo ko? Hindi naman, di ba? Ikaw ang may gusto dahil pinagsisiksikan mo ang sarili mo sa'kin. Get lost! Tinignan ko siya at ganoon na lang ang panilisik na mata ko nakatingin sa akin. Bago pa magbagsakan ang luha ko, mabilis akong lumabas sa kwarto niya. Pinakalma ko muna ang aking sarili bago tawagan ng personal doctor niya. Anong karapatan mo para tawagin pa ang doktor ko? Galit na tanong nito sa akin kahit nasa harapan namin ang doktor. Dok, tingnan niyo na po siya. Sabi ko sa doktor at di ko sinagot ang tanong nito. Nasa gilid ako habang sinusuri siya ng doktor. Walang imik si Gavin pero makikita sa mukha nito na galit. Miss, dapat maging alerto ka sa kinakain niya. Suriin mong mabuti kung may nakahalo. If possible, dapat palagi niyang dala ang kanyang gamot. Paalala sa akin ng doktor. Okay po, Dok. Tipid kong pagsang-ayon. Inatid ko siya hanggang sa pintuan. Narinig mo ang sinabi ng doktor. Mag-ingat ka sa mga kinakain mo. Hindi mo alam, pinapakain ka na pala ng lason. Anong karapatan mo para pangaralan ako? Sinasabi mo ba na lalasonin ako ang sekretary ako o ikaw ang gusto mong lumasan sa akin? Sigaw na tanong nito. Hindi kita pinapangaralan, kundi pinapaalalahanan. Nag-aalala ako sa'yo, hindi mo ba rin nakikita? Ang hirap sa'yo, madali ka magtiwala sa ibang tao. Pero pagdating sa akin, ang hirap mo magtiwala. Bakit ka ba ganyan sa akin, Gavin? Napalakas ang tanong ko. Kahit ayaw niyang makakita ng taong umiiyak, hindi ko na napigilan pa.
Get out! Galit itong itinuro ang pinto. Iniwan ko siya kahit gusto ko malaman ang dahilan kung bakit ginagawa niya sa akin ang lahat ng ito. Nagpunta ako sa akin kwarto at doon ko'y binuhos ang lahat ng luha ko. Tahimik akong umiiyak. Ayoko marinig niya. Nakarinig ako ng katok. Pirunasan ko ang aking luha at saka binuksan ang pinto. Nagulat ako na makita ko si Gavin sa harapan ko. Unti-unti nang nawawala ang rashes nito sa mukha, pati na rin sa katawan. Normal na rin ang paghinga niya. Kahit papaano nawala ang pangamba sa aking dibdib. May kailangan ka? Humihikbing tanong ko. Walang halaga ang bawat patak ng luha mo, kaya hindi mo ako madadaan sa pag-iyak mo. Kung hindi lang sa manat sa kumpanya, hindi ko gugustuhin na makakasama ka, lalo na sa buhay ko. Weekend. Walang pasok sa eskwelahan, pero kailangan ko pa rin gumising na maaga. May pasok si Gavin sa kumpanya, kailangan ko siyang ipagluto ng agahan. Kagabi, akala ko kaya niya ako pinuntahan sa kwarto para humingi ng sorry. Nagkamali ako dahil nakatanggap lang ako ng masakit na salita. Pagkatapos niyang sabihin, tinalikuran niya ako agad. Napalakas pa ang pagsara nito ng pinto na halos magiba. Masama ang pakiramdam ko. Siguro dahil wala akong sapat na tulog. Dumagdag pa ang masakit kong ulo dahil sa walang tigil na pag-iyak. Naglinis muna ako sa buong bahay saka nagluto ng agahan. Paglabas ko ng kusina, saktong pagdating nito. Hindi niya ako pinansin at parang wala ako ron. Hinila nito ang silya at saka umupo. Binuklat ang dyaryo at nagbasa. Nilapag ko na lang ang ibang pagkain sa mesa at saka bumalik sa kusina. Titimkahan ko pa kasi siya ng kape. Lumabas ako, daladala ang kape nito. Kumakain na siya nang maabutan ako. Nilapag ko ang kape nito at saka umalis. Kung gusto mong kumain sa kusina, hindi kita pipigilan dahil doon ka naman nararapat. Sabi niya dahilan para mapahinto ako sa paglalakad. Masusunod, kung yan ang gusto mo. Mariin kong sagot. Mas gugustuhin kong kumain sa kusina kasi makatabi siya. Achoo! Patapos na akong kumain nang bigla na lang akong mabahing. Labahan mo lahat ng madumi kong damit. Utos niya. Okay, tipid kong sagot. Umalis siya at narinig ko na lang ang tunog ng sasakyan nito. Pagkatapos ko mailigpit ang pinagkainan, nagtungo ko sa kwarto nito para kunin lahat ng labahan. Pinaghiwalay ko ang puti sa dekolor. Inisa-isa ito kong nilagay sa washing machine pero natigilan ako dahil nakita ko may markang lipstick ang long sleeve nito. Hindi lang isa, kundi lahat ng long sleeve nito may kiss mark. Sinuri ko ulit at napagtanto kong iisa ang kulay ng lipstick. Sumikip ang dibdib ko sa lantarang pambababae ni Gavin. Ang itinuturing ko noon na Prince Charming naglaho na. Nawala na rin ang mga pangarap ko na kasama siya. Mahika ako saan from friends to lovers sana at pag-ibig na one-sided lang pala. Hindi ko alam kung meron pang tao na mamahalin ka ng tapat at wagas. Kaya ang fairy tales para lang sa mga taong may happy ending. Ang ending ng buhay ko tatanda at mamamatay na mag-isa. Naputol ang pag-iisip ko nang marinig ang doorbell. Dahan-dahan kong pinunasan ang luhang kumawala sa mata ko. Mommy? Sambit kong nauutal. Hindi ko na inaasahan ang pagdalaw niya. I miss you. Napahigpit ang pagyakap ko. I miss you too, anak. Tugon naman ni mommy. Naramdaman ko ang higpit din itong pagyakap. Ito ang kailangan ko ngayon, a mother's touch and love. Niyaya ko si mommy na pumasok sa loob ng bahay. Pinaupo ko siya at tagtungo ko sa kusina para ipaghanda ng makakain. Naabutan ko siya ay ginagalang paningin sa buong bahay. Mirabella, bakit wala ako nakikitang larawan ninyong mag-asawa? Agad niyang tanong paglapag ko ng juice at cake. Mommy, nandun po sa kwarto namin. Pagsasinungaling ko. Kinakabahan akong baka malaman niya ang totoong pagsasama namin ni Gavin. Ganun ba? Samahan mo ako. Gusto ko rin namang makita ang kwarto ninyo. May gustong ipahiwatig ang bawat bigkas ng salita nito. Mommy, magulo ang kwarto namin kasi hindi pa ako nakakapagligpit. Pagpigil ko sa kanya ng paakit na ito sa hagdan. Bumalik siya sa kanyang kinaupuan at pinakatitigan ako. Di naman ako makatingin sa kanyang tuwid kaya yumuko ako. Kailan ka pa natutong magsinungaling sa amin, Bella? Mahinang tanong niya ngunit baka sa boses nito ang pagkabigo. I am sorry sa inyo ni Daddy, Mom. Nakayoko ang sagot ko. Nagsisimula na rin magbagsakan ang luha ko. Halika rito. Utos niya na agad ko namang sinunod. Inangat niya ang aking mukha kaya napansin niya ang namumula kong mata. Alam ko na ang buong katotohanan. Alam ko mahal na mahal mo si Gavin kaya ginagawa mo to. Huminto siya sa pagsasalita at pinunasan ang aking luha. Pero anak, hindi ito tama. Isipin mong sarili mo. Isipin mo rin kami ng daddy mo. Hindi palaging si Gavin na lang. Hindi dati kailangan ng pera nila. Sumama ka na sa akin, uuwi na tayo. Ibalik mo na sa kanila ang share sa Del Silva Corp at pakipaghiwalay ka sa kanya.
Kapag nalaman ng daddy mo ang buong katotohanan, baka mas lalong sumama ang pakiramdam niya. Mahabang salaysay ni mommy. Si daddy, okay lang po ba siya, mommy? Nag-aaral lang tanong ko. Nang narinig ko ang kalagayan ni daddy, natakot ako. Kapag may nangyaring masama sa kanya, sisisihin ko ang sarili. Masama ang pakiramdam niya kaya hindi siya nakasama pagpunta rito. Kapag nalaman niya ang buong katotohanan, baka ikapahamak niya. Kaya anak, mag-isip kang mabuti. Hinigpitan ni mommy ang paghawak sa kamay ko. Pero nakapag-isip na ako, mommy. Hindi ko pwedeng iwan si Gavin. Kailangan niya ako. Naluluhang sabi ko. Mirabella, anak, talaga bang hindi pwede? O hindi mo lang talaga siya kayang iwan? Si Gavin, naramdaman mo bang kailangan ka niya? O ikaw may kailangan sa kanya? Sunod-sunod ang tanong ni mommy. Napasapo na lang ako sa aking mukha, tsaka napahagulgol. Mommy, bakit ba natin pinipilit ang isang tao na ayaw naman sa atin? Napatanong lang ako kaysa sagutin ang tanong niya. Tama si mommy. Kung gugustuhin ko, pwede kong iwanan si Gavin. Ako lang itong umaayaw. Ramdam ko rin kaya niyang mabuhay kahit wala ako, pero pagdating sa akin, hindi ko kayang wala siya. Nagbahal lang pala ako sa isang tao na laman na lang ang aalala. Muli ako napahagulgol. Wala na gawa si mommy kundi yakapin ako na mahigpit. Pagkatapos gumaan ang pakiramdam ko, umalis na si mommy. Kailan din kasi siya ni daddy. Pinagpatuloy ko na lang ang paglalaba. Pumapatak ang luha ko sa bawat kuskus na ginagawa ko para matanggal lang man siya. Nang matapos, pumanik ako sa kwarto ni Gavin para maglinis. Nakita ko sa side table nito ang naiwan niyang gamot. Napatingin ako sa orasan. May oras pa naman para maihatid sa opisina nito at madala ng pangtanghalian niya pa. Excuse me ma'am, saan po ang punta ninyo? Tanong sa akin ng babae sa reception. Hinabol pa niya ako hanggang sa elevator. May ID pass ako miss. Pinakita ko sa kanya. Humingi siya ng tawad pagkakita nito. Ginitian ko siya at saka sumakay ng elevator. Pagdating ko sa floor ng opisina ni Gavin, hinanap ko agad ang secretary nito. Tatanungin ko kung nasa lobby to at baka may meeting siya o lumabas. Ayokong basta na lang pumasok sa loob, baka pag-inita na naman niya ako. Wala ako naabutan na secretary pero nakabukas ang computer. Excuse me, nasa loob ba si Mr. De Silva? Tanong ko na may dumaang empleyado. Nakabukas ang computer ni Selena, malamang nasa loob lang sila. Sagot nitong nakatingin sa cubicle ng sinasabi niyang Selena. Salamat, nakangiti kong sabi. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Nanlamig ang buong katawan ko na masaksihan si Gavin na may katalik na babae. Hindi siya si Maxim dahil iba ang mukha ng babaeng nakahiga sa mesa na walang saplot pang ibaba. Nahulog ko ang paper bag na naglalaman ng pagkain at gamot. Napahinto silang dalawa na makarinig ng ingay. Agad bumangon ang babae at inayos ang sarili. Ganon din ang ginawa ni Gavin pero hindi siya nagulat at baliwala lang sa kanya kahit nahuli ko. Why are you here? Galit na tanong pa nito. Dapat akong magalit pero kabaliktaran ang nangyari. Napaigtad ako sa gulat at agad lumapit sa mesa nito. Naiwan mo kasi ang gamot mo kaya hinatid ko lang. Nagdala rin ako ng pagkain pero I think kumain ka na. Pilit kong itinatago ang sakit sa puso ko. Iuwi mo na yan. Tapos na akong kumain. Walang gana nitong saan. Kinain niya ang dala ko. Pagsingit naman ng babae. Pinagmamalaki pa niya itong sabihin sa mukha ko. Ganun ba? Iwan ko na lang ang gamot mo, baka magka-allergy ka na naman sa kinain mo. Aalis na ako. Mahinang wika ko. Kinuha ko ang gamot ito at saka nilapag sa mesa. Selena, close the door. Utos ni Gavin sa babae. Lumingon ako pagkalabas sa opisina nito. Tinarayan pa ako ng Selena at saka sinarang pinto. Hindi na ako magtataka kung bakit ganun lang ang pagtatanggol ito kay Selena dahil isa pala sa babae niya. Lumabas ako ng building na may mabigat na kalooban. Ang kababata ko noon, na asawa ko na ngayon, ay harap-harapan ako kung lukuhin. Sadyang ganito na talaga ang aking kapalaran. Sa paglalakad, nakakita ko ng mga batang pulubi. Napatingin ako sa hawak kong paper bag. Mga bata, sa inyo na lang itong pagkain. Tawag pansin ko, sabay bigay sa kanila. Maraming salamat po ate, sabay-sabay nilang sabi. Kahit papaano gumanang pakiramdam ko. Ginulo ko isa-isa ang kanilang buhok. Nakakaaliw silang panoorin habang kinakain ang ibinigay ko. Hinanap ko si Gavin dahil may gusto kong sabihin sa kanya. Nakapag-isip na ako para sa sarili ko at para sa magulang ko. Nakita ko siya malapit sa pool habang umiinom ng alak. Gavin, gusto ko na makipaghiwalay. Ibabalik ko sa iyo ang share ko sa De Silva Corp. Kausapin natin sa Attorney Fajardo. Baka may ibang paraan pa. Nanginginig kong saan. Nakatalikod siya kaya hindi ko nakikita ang reaksyon nito. Napasigaw ako nang bigla niyang binasag ang hawak na baso at mahigpit na hinawakan sa braso.
Gavin, nasasaktan ako. Naiiyak kong sambit. Talagang masasaktan ka, Bella, kapag tinuloy mo ang sinabi mo. Walang maghihiwalay hanggat hindi ko nakukuha ng tuluyan ng mana ko. Dahil sa'yo, nasirang buhay ko. Kaya wag mo akong sisisihin kung bakit ako nagkaganito. Ikaw ang dahilan ng lahat. Anong pinagsasabi mo, Gavin? Wala akong naiintindihan sa mga sinasabi mo. Hindi ako ang sumira ng buhay mo, kundi ikaw mismo. Kaya wag mo akong pagbibintangan. Kung tutuusin, ikaw ang sumisira ng buhay ko. Walang mahalaga sa'yo, kundi ang mana. Hindi na ako magtataka kung ginawain ng lolo mo dahil alam niyang mukha kang pera. Mahabang litanya nito. Kahit nasasaktan na ako sa paghawak niya sa braso ko, may lakas pa rin ako para ipagtanggol ang sarili ko. Napatras ako at napatakip ng mukha nang tangkain niya akong pagbuhatan ng kamay. Inihintay ko ang pagdapo ng kamay nito sa akin pero wala ako nararamdaman. Pagmulat ko ng aking mga mata, wala na siya. Napangiwi ako na mapahawak sa braso kong namumula. Kinabukasan, hindi ko na halos maigalaw ang kaliwang braso ko. Nagkapasa ito dulot ng kanyang nangyari kagabi. Kahit ganoon, maaga pa rin akong gumising para magluto. Achoo! Agad kong pinunasan ang aking ilong. Naramdaman ko na lang si Gavin sa aking likuran. Nagtungo ito sa ref at kumuha ng tubig. Araw ng Linggo ngayon, imala na hindi siya pumasok. Magluto ka ng masarap na putahe. May darating akong bisita mamaya. Sabi nito habang nasa likuran ko. Okay. Mahina akong sagot, hindi ko alam kung narinig niya. Naiinis ako at parang gusto nitong iparating na hindi masarap ang niluluto ko. Narinig ko pang yabag nito papalayo. Sinunod ko ang gusto niya at sinarapan ko ang mga niluto ko. Wala siyang sinabi sa akin kung anong putahe. Kaya naisip ko, puro paborito niyang pagkain ang aking inihain. Lahat Filipino food. Nahiwagaan naman ako kung sinong panauhin ito dahil nagpaluto pa talaga siya. Sigurado napaka-espesyal na tao sa buhay ni Gavin. Nakaramdam ako ng lungkot. Ako kaya? Kailan niya ako bibigyan ng importansya? Kailan ko kaya mararamdaman na magiging espesyal siya sa buhay niya? Napabalik ako sa realidad nang tumunog ang doorbell. Bubuksan ko sana nang maunahan ako ni Gavin. Tumalikod na ako para bumalik sa kusina na marinig ko ang pagtawa ng babae. Sexy at may class ang paraan ng pagtawa nito. Pagharap ko, agad ako na mukha ng espesyal na bisita ni Gavin. Si Helga, ang nariling kay Gavin ng kolehiyo pa kami. Sila pa lang ngayon, ibig sabihin, hindi sila nagkatuloy ang dalawa ni Dexter. Napakapit ako na mahigpit sa relayan ng damit ko. Nanliit ang tingin ko sa sarili ko. Kung ikukumpara kay Helga, walang-wala ako. Sobrang laki ng pinagkaiba namin. Napahaganda niya, sexy at talagang may pagmamalaki sa lahat. Kaya siguro kahit anong gawin ko, hindi ko siya mapantayan sa puso ni Gavin. Bella, is that you? Tanong ni Helga sa akin. Magkahawa kamay silang naglakad papalapit sa pwesto ko. Ikaw nga. Masayang saan ito at saka ako bineso. So, what are you doing here? Maarteng tanong niya. She's my maid. Pagsingit ni Gavin. Sasagot sana ako na maunahan niya ako. Nakamamatay ang paraan ng tingin ni Gavin sa akin kaya hindi na ako nagsalita pa. Oh, I don't know that you're here. Ipapadala ko na lang pasalubong ko. Aniya sa bayakap sa bewang ni Gavin. Tipid akong umiti at tumungo bilang sagot. Nakanda ng hapagkainan. Tawagin niyo lang ako kapag may kailangan kayo. Wika ako at nagbigay daan. Mula sa kusina, narinig kong usapan nila. Ayoko sana makinig pero medyo malakas ang boses silang dalawa, lalo na si Helga. Do you really miss me, honey? Malambing na tanong ni Helga kay Gavin. Yes, I am. Sagot naman ni Gavin. Tunog ng kutsara, tinidor lang ang narinig kong ingay. The day after tomorrow, I'm going back to the States. Marami kasi akong pending works na naiwan. So probably, it takes a month bago tayo ulit magkita. But I brought you a lot of perfumes. I hope you can use them all. Malinaw ko narinig na tura ni Helga. Siya pala ang dahilan kung bakit nagpalit ng pabango si Gavin. Napahinto ako sa aking ginagawa at tumingala para pigilang mapaluha. Don't look at other women. Promise to me, Gavin. Malungkot na sabi pa niya. I promise. Malambing na sagot naman niya kay Helga. Nilibang ko na lang aking sarili dahil nasasaktan ako sa narinig ko na pag-uusap nila. Tinuloy ko ang aking ginagawa at naudlot dahil sa pakikinig. So, narito ka ba para akitin ang boyfriend ko? Natigil ako sa aking ginagawa dahil sa tanong ni Helga. Ha? Nakakunot ang noo kong tanong. Huwag ka nang magmaang-maangan, Bella. Kabisado ko na ang ganyang galawan. Inirapan ako nito. Anong pinagsasabi mo, Helga? Naguguluhan kong tanong. Maganda ang pakikitungo niya sa akin kanina. Ngayon, biglang naging maldita. Ganito ba ang totoong pagkatao nito? Kapag wala sa harap niya si Galvin. Akala ko pa naman mabait. Nagbabalat kayo lang naman pala. Ayaw mo talagang umamin, ha? Pwes,
Tikman mo to. Tinaas nito ang kanyang kamay upang samparin ako, kaya agad kong hinarangan gamit ang aking kamay. Ouch! Dinig kong daing ni Helga kaya napatingin ako. What is happening here? Napalakas na tanong ni Gavin. She slapped me, honey! Sagot ni Helga na nakahawak sa kanyang pisngi. Nanlaki ang mga mata ko sa isinagot nito. Eh, hindi yan totoo. Wala akong ginawa sa kanya. Hindi ko siya sinampal. Pagtatanggol ko sa aking sarili. Lumapit si Gavin sa akin at tinigit sa braso. Aray! Daing ko sa sakit na mahawakan itong braso ko nagkapasa. Napaiyak na rin ako dahil sa sakit, pero hindi niya yun inilantana. Naawa ka. Masakit, Gavin. Pagmamakaawa ko sa kanya pero binaliwala lamang niya. Alam mo, kahit kailan hindi ka mapagkakatiwalaan. Hinding-hindi ako maniniwala sa sinasabi mo dahil napakasinungaling mong tao. Bulyaw ni Galvin sa mukha ko, tsaka niya malakas na tinanggal ang pagkakahawak sa braso ko. Yan ang bagay sa'yo, mutsatsang haliparot. Tinaasan ako ni Helga ng kilay sa katinalikuran. Habang dinadaing kong masakit kong braso, nakikisabay din ang sakit ng puso ko. Bawat pag-aray ko, narinig kong ungol nilang walang katapusan. Hindi soundproof ang mga kwarto sa bahay, kaya naman malinaw sa aking pandinig ang daing nilang dalawa sa pagpapaligaya, lalo na si Helga. Oh yes, that's right, honey. Mga ungol ni Helga. Puro kalabog at langit-ngit ng kamang marinig sa loob ng kwarto ni Gavin. Tinakpan ko ang aking tinga at saka pinikit ang matang lumuluha. Kinaumagahan, maaga ako nagluto ng agahan. Nakahain na rin to sa pagkainan. Hinahanda ko naman ang baon naming dalawa ni Eloy nang may nabasag na tasa. Oops! Hindi ko napansin. Bakit kasi haharang-harang, tuloy na tabig ko. Ganyan din ang gagawin ko sa mga taong nakaharang sa kaligayahan ko. Mahina, ngunit may diin ang bawat pagsambit ni Helga. Inirapan ko na lang siya, tsaka itinuloy ang aking ginagawa. Maganda talaga, ang gising kapag nadidiligan. Hindi tulad ng iba dyan, natutuyot na. Parinig pa niya sa akin habang binabandera ang suot itong manipis na 90s. Dinidma ko ulit ang sinabi ni Helga, kahit nasasaktan ako sa mga sinasabi nito. Tinungo ko ang nabasag na tasa para linisan. Inisa-isa kong pinulot ang bubog. Tatapakan sanas ni Helga ang kamay ko nang pumasok si Gavin na nakapang business suit. Helga, let's eat. Malambing na sabi nito kay Helga samantalang masakit na tingin naman ang pinungkaw nito sa akin. Nakangiting lumapit si Helga sa kanya at saka dinampian ng halik ang labi nito. Hinila na siya ni Gavin palabas ng kusina. Hindi pa ako tapos sa pagtagal ng bubog na makarinig ng sunod-sunod na pagkabasag. Nagmadali ako lumabas ng kusina at laking gulat kong natapon lahat ng pagkain ni handa ko. Pinagtatapon at pinagbabasag lahat ni Gavin. Tinignan ko si Helga na may nakakalokong ngiti. Ano nangyari dito? Tanong ko kay Galvin habang inaalis ang tingin sa mga pagkain na galat at nabasag na plato. Bakit hindi mo tanongin ang sarili mo? Baka malaman mo ang sagot sa tanong mo. Napatiimbagang nawika ni Gavin. Hindi ko na lang sinagot ang sinabi niya. Wala rin namang mangyayari kung papatulan ko pa siya. Bumalik ako sa kusina para kunin ang panlinis. Oh wait! Pagpigil sa akin ni Helga. Dadamputin ko na sana ang pagkain sa sahig. Walang lumabas na salita mula sa aking bibig. Nakatingin lamang ako sa kanya. Si Gavin naman minamasahe ang kanyang sentido. Use your mouth, Bella. Ha? Nakanganga kong tanong kay Helga. Gamitin mo ang bibig mo sa pagdampot ng kapagkain. Boba? Bulyaw nito sa akin. Unti-unting nagsilabasan ng luha sa aking mga mata. Tinignan ko si Galvin para humingi ng tulong dahil sa pang-alipos na sa akin ni Helga, pero nakatanggap lang ako ng panilisik ng mata. Tuloy ang bumagsak ang luha ko dahil sa pagmamalupit nila sa akin. Napatayo bigla si Gavin kaya natumba ang kinaupuan ko. Change your clothes, Helga. I'll be waiting for you outside. Hindi niya na inintay pang sumagot ito at basta na lamang siyang umalis. Lumuluha ako habang pinupulot ang mga nagkalat na bubog. Naiiyak ako para sa sarili ko at sa pagkaing nasayang. Hindi ko napaghandaan ang apakan ni Helga ang aking kamay habang dinadampot ang bubog dahil lutang ang isip ko. Sa diin ng kanyang pagkakaapak, bumaon ang kamay ko kadahilanan para ako'y masugatan. Nilagpasan ako ni Helga na parang wala nangyari. Napalakas ang pag-iyak ko na makitang umaagos ang dugo mula sa aking kamay. Napangat ako ng mukha na makita kong para sa sapatos sa harapan ko. Gavin? Nanginginig ang labi kong tawag sa pangalan niya. Bata pa lang ako, may hemophobia na ako o takot sa dugo at alam yun ni Gavin. Akala ko, tatakpan niya ang aking mga mata. Nakadalasan niyang ginagawa kapag nahahakita ako ng dugo, pero tinitigan niya lamang ako. Ang pagdurugo at sakit mula sa sugat ng kamay mo, kulang na kulang pa sa sagit na nasugatan kong puso.
Hindi matutumbasan ang sakit na nararamdaman mo ngayon kumpara sa pagkadurog ko ng dahil sa'yo, Bella. Hanggang kailan magtitiis si Mirabella sa harap-harapang pananakit ni Gavin sa kanya? Bakit nga kaya gano'n lang ang galit ni Gavin kay Bella? Talaga bang wala na itong kahit konting pagmamahal para kay Bella? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.